Nagsimula ang pelikula kay Brian Godlock na mabilis na tumatakbo sa lansangan malapit sa kanyang bahay. Sa background, maririnig ang mga putok ng baril at sinusundan niya ang ingay. Nakita niya ang dalawang grupo ng gang na nakikibahagi sa isang matinding gunfight. Matagumpay na napatay ng isang grupo ang kalabang driver na humantong sa pagbangga ng kanilang sasakyan. Habang papalapit ang mga miyembro ng gang sa kinaroroonan ni Brian, agad niyang kinuha ang isang metal pipe sa basurahan. Tinambangan niya ang isa sa mga sasakyan at muntik na itong magdulot ng panibagong pagbangga. Tumugon ang mga gangster sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanya na nagudyok kay Brian na magmadaling tumakas. Habang tumatakbo, napansin niya ang isang forklift at ginamit ito upang tumalon sa sasakyan ng mga gangster na naging sanhi ng pagkapugot ng ulo ng isang salarin. Gayunpaman, binaril si Brian sa likod ng isa sa mga natitirang gangster at ang isa pang lalaki na parang pinaglaruan ng kanyang tattoo artist ay binaril siya sa kanyang lalamunan at iniwan siyang nag-aagaw buhay. Mabilis na dinala si Brian sa ospital upang gamutin ang kanyang mga sugat, habang ang kanyang asawa naman na si Saya ay nananalangin para sa kanyang mabilis na paggaling. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng mga doktor. Pagkaraan ng ilang araw, nakita siyang nagpapagaling sa ospital, at kalaunan ay binisita siya ni Detective Vassell, na sinuri siya at nag-iwan ng card sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagising si Brian at nakita si Saya sa tabi niya, na umiiyak sa sobrang tuwa. Sinimula ni Brian ang therapy upang muling matuto sa paglalakad, ngunit nawalan siya ng boses mula sa pag-atake, na labis na bumabagabag sa kanya habang sinusubukan niyang sumigaw sa kanyang refleksyon sa salamin. Binigyan ni Saya si Brian ng isang artificial voice box, ngunit nabalot siya ng pagkadismaya at nagsimulang umiyak sa labis na nararamdaman. Hindi nagtagal, nakaalis na si Brian sa ospital. Inihatid siya ni Saya pauwi, at dumaan sila sa isang magulong lungsod na lungga at pinipeste ng karahasan ng mga gang. Kalaunan ay nakabalik din ang mag-asawa sa kanilang tahimik na tahanan, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pagdadalamhati. Naalala ni Brian ang mga masasayang panahon noong nabubuhay pa ang kanyang anak na si Taylor at magkasama silang naglalaro sa harap ng bakuran. Maluhaluhang pinagmamasdan ni Brian ang ngayon ay tahimik ng bakuran. Sa loob, ang mga laruan ni Taylor ay nakalagay pa rin sa mesa, malapit sa isang Christmas tree kasama ang kanyang hindi pa nabubuksang regalo. Sa sobrang lungkot, nagsimulang umiyak si Brian at nahihirapang matanggap na wala na ang kanyang anak. Niyakap siya ni Saya habang humihikbi sa matinding kalungkutan. Sa malapit, napansin ni Brian ang isang artikulo tungkol sa pagpatay kay Taylor ng mga miyembro ng gang at galit na pinunit ito. Pumunta siya sa kusina para kunin ang isang bote ng vodka, at tahimik na nagsusumamo para sa tulong ni Saya, ngunit pati siya ay nahihirapan at hindi sigurado kung paano siya tutulungan. Kinabukasan, naghanda na si Saya para magtrabaho, at napansing hindi natulog si Brian sa kanilang kama. Dahil madalas siyang binibisita ng mga alaala ni Taylor, pinuntahan ni Brian ang hindi pa nagagalaw na silid ng kanyang anak. Habang nakaupo sa higaan ni Taylor, umiyak siya bago humiga, at nananabik sa mga panahong nasa tabi pa niya ang kanyang anak. Kalaunan, umupo si Brian sa harapan ng bakuran, habang inaalala ang kalunos-lunos na araw. Sa flashback, nasa labas ang pamilya, at si Taylor ay nag-aaral kung paano gamitin ang kanyang bagong bisikleta, nang dumaan ang dalawang magkaribal na gang at nagkaroon ng engkwentro sa pagitan nila. Napagtanto ni na Brian at Saya na nabaril si Taylor, at namatay siya sa kanilang mga bisik. Sa kagustuhang makapaghiganti, nagtungo si Brian sa kanyang workshed, inalis ang mga bote ng vodka bago kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi nagtagal, nahanap ni Brian ang card ni Detective Vassell at nagpas siyang bisitahin ang police station. Habang naghihintay sa opisina ni Vassell, tiningnan ni Brian ang mga larawan ng mga lokal na miyembro ng gang, kinunan ito ng larawan hanggang sa makilala niya ang gangster na bumaril sa kanya, na kilala bilang Playa. Kalaunan, dumating na si Detective Vassell sa kanyang opisina, ngunit sa oras na yon, wala na si Brian. Bumalik siya sa kanyang bahay at sinimulang ilagay ang mga larawan ng mga miyembro ng gang sa kanyang dingding, at naghanda para sa kanyang sariling imbestigasyon. Minarkahan niya ang December 24 bilang araw na plano niyang patayin silang lahat. Pagkatapos, gumawa si Brian ng pisikal na pagsasanay, at nag-aral kung paano gumamit ng kutsilyo sa pamamagitan ng mga video. Habang nakatuon siya sa kanyang pagsasanay, lumaki ang agwat sa pagitan nila ni Saya, ngunit hindi ito pinansin ni Brian at desidido siyang makapaghiganti.
Makalipas ang ilang buwan, bumili si Brian ng segunda manong sasakyan at natutuwa sa nakikitang progreso sa kanyang layunin. Samantala, si Saya, na nahihirapan sa mga bayarin, ay naririnig siya sa gabi habang minomodify ang kanyang sasakyan at hindi niya mapigilang umiyak. Nagsanay din si Brian kung paano bumaril, na sa una ay nahihirapang tamaan ang kanyang target, ngunit hindi siya sumuko. Nakaipon siya ng koleksyon ng mga armas at nagsimula sa pagmonitor ng mga police radio channel. Kalaunan, pansamantalang huminto si Brian upang makasama si Saya, na matagal na siyang gustong makasama, ngunit nagpa siya siyang lumipat sa kanyang ina at iniwan na si Brian. Inilabas ni Brian ang kanyang pagkadismaya sa kanyang training dummy. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang sasakyan upang pagbutihin ang kanyang driving skills. Pagsapit ng Oktubre, sinimulang subaybayan ni Brian ang kilalang hideout ng mga gangster at kumuha ng mga larawan ng kanilang mga aktibidad. Napansin niya si Playa na kukuha ng ilang mga babae at nakuha rin ang plaka ng isang lalaking papaalis sa lugar. Nag-transform si Brian sa isang matipuno at isang athletic figure na ngayon ay sanay na sa pagmamaneho at dalubhasa sa pagmamaniobra ng kanyang sasakyan. Sa shooting range, palagi na niyang natatamaan ang kanyang target. Isang araw, nakatagpo ni Brian ang isang batang lalaki na kahawig ni Taylor at niyakap siya, ngunit sa huli ay napagtanto niyang hindi niya ito anak. Pagkabalik sa sasakyan, nakita niya si Playa na nagbibigay ng pera sa mga bata sa malapit. Kinuha ni Brian ang kanyang kutsilyo ngunit pinigilan ang sarili dahil napakaraming bata sa paligid. Nang gabing yun, naghanda ng kumilos si Brian. Noong December 23, nahanap niya ang tirahan ng isa sa mga miyembro ng gang at pumasok dito. Narinig ng gangster ang mga ingay at nag-imbestiga, ngunit madali siyang natalo ni Brian. Pagkatapos ay itinali ni Brian ang lalaki sa kanyang garahe at hinarap siya habang nakasuot ng welding mask. Sinugatan niya ang gangster, binigyan siya ng ballpen at papel, at humingi ng impormasyon tungkol sa gang. Habang nakaupo si Brian, inatake siya ng gangster at nakatakas sa kanyang pagkakagapos. Kinuha ng lalaki ang kutsilyo ni Brian at sinaksak siya sa binti. Pagkatapos ng matinding labanan, sinaksak ni Brian ang gangster gamit ang isang screwdriver at sinunggaban siya. Lumaban ang lalaki ngunit kalaunan ay natalo siya ni Brian gamit ang matinding puwersa. Noong December 24, naghanda na si Brian, nagsuot ng bulletproof vest at inihanda ang kanyang mga baril. Sumulat siya para sa kanyang asawa at tiningnan sa huling pagkakataon ang silid ni Taylor dahil alam niyang baka hindi na siya makabalik. Bumisita siya sa tinutuluyan ni Saya at nakita niya itong gumuguhit ng larawan ni Taylor bilang isang paraan upang harapin ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos, nag-iwan siya ng regalo sa libingan ni Taylor dahil kaarawan niya sa araw na yon at mag-isang gumugol ng oras doon habang umiiyak. Maya-maya, binuksan niya ang regalo para kay Taylor. Nang gabing yun, naalerto si Detective Vassell ng isang ingay at maingat na kinuha ang kanyang baril. Nahanap niya ang nakagapos at nakabusal na gangster kasama ang isang sulat. Maya-maya, dumating na ang mga pulis upang ikulong ang lalaki. Binasa ni Vassell ang sulat ni Brian na nagpahayag ng kanyang layunin na pangasiwaan ang dapat na ginawa ni Vassell kasama ang isang flash drive. Naglalaman ang drive ng detalyadong impormasyon at ebidensya tungkol sa gang na tinipon ni Brian sa nakalipas na taon. Habang nagmamaneho, narinig ni Brian ang police report tungkol sa karahasan ng gang at nagpas siyang mag-imbestiga. Dumating siya sa lugar at nakita ang dalawang miyembro ng gang na inaatake at pinagnanakawan ang isang mag-asawa. Nang sinubukang tumakas ng mga gangster, ginamit ni Brian ang kanyang sasakyan para ipitin sila sa isang pader. Sinaksak niya ang isa at hinabol ang isa pa na kumapit sa kanyang sasakyan. Tinangka ni Brian na ihulog siya at nang bumunot ng baril ang lalaki, kinuha ni Brian ang baril at pinatay siya. Pagkatapos, nagtungo siya sa headquarters ng gang kung saan itinapon niya ang isang nakabalot na package sa dingding. Inihatid ng isang miyembro ng gang ang package sa kanilang leader na si Playa at nabunyag na daliri ito ng mga namatay na gangster. Samantala, sumiklab ang labanan ng gang sa lungsod, kung saan maraming pulis ang nasugatan. Dumating si Brian sa pinangyarihan, at nasaksihan ang pagkabaril ng isang babaeng opisyal. Nagmaneho siya papunta sa laban, binaril at pinatay ang mga miyembro ng gang na nakasalubong niya. Ang isa sa mga gangster ay nila livestream ang kaguluhan ng direkta kay Playa. Sinubukang iligtas ni Brian ang nasugatang pulis, ngunit muli itong nabaril at namatay sa tabi niya.
Inalis ni Brian ang katawan mula sa kanyang sasakyan at tinarget ang gangster na nire-record ang kaganapan at sinagasaan siya ng kanyang sasakyan. Kinuha ni Brian ang telepono ng gangster at pinatay siya sa kamera para masaksihan ito ni Playa. Nang ma-realize na si Brian iyon, nagpadala si Playa ng mensahe sa kanyang gang para tugisin siya. Habang binubugbog nila ang isang karibal, nakita nila ang paparating na sasakyan ni Brian. Hinarap niya ang mga ito nang may masamang tingin bago nagmaneho palayo. Huminto si Brian sa isang tulay at tiningnan ang isang lumang laruan ni Taylor na nagpaalala sa kanya ng kanyang motibasyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon, ngunit mabilis siyang naabutan ng mga gangster at hinabol siya sa buong lungsod. Nagsagawa si Brian ng isang malupit na 180-degree turn upang harapin sila, pagkatapos ay gumawa ng mahusay na drift upang barilin ang isa sa mga kawatan. Walang humpay na hinabol ng mga gangster si Brian, at pinaputukan ang kanyang marami ng tamang sasakyan. Nang makalapit ang biker sa bintana, inagaw ni Brian ang kanyang baril, dahilan upang mawala ng kontrol ang biker at bumangga sa isang pader. Samantala, si Detective Vassell, na nakaupo sa kanyang sasakyan, ay sinusuri ang ebidensya na ibinigay ni Brian. Pagkatapos nito, nagtungo na siya sa headquarters ng gang. Samantala, ipinatawag ni Playa ang lahat ng kanyang mga tauhan pabalik sa kanilang base. Pumarada si Brian malapit sa gusali ng gang at inalala ang mga maliligayang araw habang hawak ang laruan ni Taylor. Sinuri niya ang kanyang mga armas at napansin ang isang mensahe mula kay Playa na pinapabalik na ang kanyang mga tauhan mula sa isang telepono na kinuha niya kanina. Nang makakuha ng pagkakataon, naghanda na si Brian at sumakay sa isang motorsiklo upang harapin ang mga gangster. Palihim niyang sinundan ang isang grupo ng mga gangster sa kanilang hideout na humantong sa isang matinding bakbakan. Pinasabog ni Brian ang kanyang motorsiklo na nagdulot ng matinding pagsabog at nilamon ng apoy ang mga lalaki. Sa loob, busy si Playa sa kanyang kasamahan at hindi alintanang papaunti na ang kanyang mga tauhan. Umakyat na si Brian sa gusali at maingat na sumusulong sa gitna ng kaguluhan. Habang bumababa sa hagdanan ang mga armadong gangster, hinarap sila ni Brian sa isang hand-to-hand combat. Napatunayang epektibo ang kanyang mahigpit na pagsasanay dahil ang mga gangster ay walang binatbat sa kanya. Nag-set up si Brian ng isang explosive trap sa main hallway, ngunit bigla siyang inatake ng isang gangster na nagngangalang Ruiz. Si Ruiz na merong superior na lakas, ay dinaig si Brian at nagpaulan ng mabibigat na suntok. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang natapakan ng ibang mga gangster ang bomba ni Brian, ang distraction ay nagpahintulot kay Brian na saksakin si Ruiz sa balikat. Sa kabila nito, nanatiling mabigat na kalaban si Ruiz at ibinalibad si Brian gamit ang isang malakas na wrestling move. Habang nangyayari ito, pumasok si Detective Vassell sa gusali at nadaanan ang maraming patay na miyembro ng gang. Samantala, pareho ng pagod sina Brian at Ruiz. Pareho nilang kinuha ang kanilang mga baril, at bagamat unang nagpaputok si Ruiz, nagtagumpay pa rin si Brian at tinapos ang kanyang buhay. Samantala, tinambangan si Vassell ng mga gangster ngunit nagawa niyang tugisin ang lahat ng mga umaatake sa kanya. Pagkatapos ay nakasalubong niya si Brian, at saglit nilang itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Gayunpaman, ibinaba ni Vassell ang kanyang baril na nagpapahiwatig ng kanyang suporta para kay Brian. Nang hindi inaasahan, bigla silang pinagbabaril ng kasintahan ni Playa. Nagawa niyang masugatan si Brian at nabaril din si Vassell sa braso. Sa kaguluhan, gumapang si Brian palapit sa kanya, tinutukan siya ng baril at pinababa ang kanyang sandata. Nag-alinlangan si Brian na barilin ang babae, na nagpahintulot sa kanyang maglabas ng armas at binaril siya ng dalawang beses, at pagkatapos ay binaril din si Vassell. Nang masaksihan ito, gumanti si Brian at pinatay siya. Sina Brian at Vassell, na parehong namimilipit sa sakit, ay inipon ang natitira nilang lakas. Nagpatuloy si Brian sa paghahanap kay Playa, at nang makaharap nila ang isa't isa, nagpalitan sila ng putok, ngunit tinamaan si Brian ng maraming bala sa kanyang vest at natumba siya. Nang malapit nang tapusin ni Playa si Brian, binaril siya ni Vassell sa likuran, na nagbigay ng pagkakataon kay Brian na atakihin si Playa. Walang humpay na pinagsusuntok ni Brian si Playa at sa huli ay sinakal siya, at nakita ang masayang mukha ni Taylor habang unti-unti nang nawawala ng buhay si Playa. Naghihingalong lumapit si Vassell kay Brian, na ngayon ay nabalot na ng mga alaala ng kanyang yumaong anak na si Taylor. Lumipat ang eksena kay Saya na nasa libingan ni Taylor, kung saan nabunyag na ang regalong ibinigay ni Brian ay isang tren na nakapalibot sa lapida.
Binasa niya ang sulat mula kay Brian, bago ito iniwan sa libingan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.